So nakita naman natin how strong Yelly Haze is pagka ito yung gamit niya. But for next play EVOS, possible kung kukuhanin nila ulit Hayabusa, Hayabusa since effective for them. Let's see, sila ang first pick this time. Ngayon, naging chill muna ang ating picks and bans. That was a hell of a game para sa game number 1. Kufra ngayon ang ibaba ng RSG. Rerespetuhin nila. Pero like what you've said, Chantel, NXPE opening this Hayabusa para kay H2O. Ang ganda ng momentum lately nina H2O, no? Nina Yahweh. Ngayon, what is the answer for RSG? Nanakawin ba nila yung Farsa? Nanakawin ba nila yung Eve? Sobrang crucial ng dalawang picks na yon. Actually, for RSG, pwede sila magkaroon ng option. Kasi kanina, ang tinandem na isa pang assassin na next play EVOS for the split push strategy is yung Benedetta. Nagbe-Benedetta din si Demon Kite, so pwede nyo maging core nila instead of Pakito. Kasi kung mapansin natin for next play EVOS, sobrang lakas nung Pakito pero ino-open nila. So possible na bait to, bait opening para sa kanilang team. So RSG, it's either Eve and Benedetta for me para may pang-counter na agad sila. Tama yun. Kasi ano eh, meron na rin kasing well, na-secure na agad ng NXPE yung Hayabusa. And Hayabusa, pwede agad siyang i-burst or pwede siyang makipagbakbakan dito kay Pakito ng RSG. So confident na rin yung NXPE na ibigay itong Pakito. Pero sabi ng RSG, okay, binigay niyo, in-open up niyo yung Pakito, kukunin namin yan and then follow it up with a Farsa. So... Oh. Yung first two ng RSG, tingin ko pwede nilang gamitin itong Farsa to for early game advantage dahil na rin sa mobility nitong mage na to. Parang napunta lang. Ayan, nagkapalit lang. Actually, yun na. Sasabihin ko pa lang sana. Kapag may Farsa, Matic, pipili ka ng Eve. Pero ngayon, nagsumugal ang NXPE na pwedeng mawala ng hero si Yahweh. Kasi ganun yung nagiging pattern natin na nakikita. Lalo na sinimula nata ng Brento na biglang dinan yung mga tanks sa last few picks. Tatanggalin ba to ng RSG? Pwede silang kumuha ngayon ng tank? Possible. At pwedeng mag-ban ng dalawa pang extra tank. Yes. Pero sustain na. So yung sinasabi natin for RSG, ang pinaka gusto nilang mangyari is mag-invest din sila in terms of the late game na maging damage dealer for them. Kasi kanina yung pinaka late game talaga nila is yung Ruby, which is mostly pang crowd control. So mostly makikita natin dito in terms of the late game is yung sa mga choke point. Yeah. Ipipili to ng RSG later on, but for next play EVOS, napakaganda nung na-open sa kanila because of the Kufra ban ng RSG. Kasi kanina on game number 1, ang bina ng RSG is yung Nathan. Yeah. So, for sure, this is going to be a Hesa hero para sa kanila. So, hindi na magbaban dito, most probably, ang RSG even next play EVOS na mga marksman. Puro tank na ata to eh. Kasi wala ring hero pa si Heath para sa side ng RSG. So, the Rafaela is an open ban. If you are NXPE, yun na lang din ang aking nakikita. Ano pa ba? Walang Kufra, may Atlas pa. Yeah. Na pwede tayo makita. Cho! Akai din. Akai din. Cho, ay pwede rin gamitin. Pero sabi ng RSG, respetuhin muna natin yung side lane. Wow, ang ganda ng bandito ng next play EVOS. Sabi ko kasi, iniisip ko sa sarili ko maganda na pangat partner doon sa id nila is the Grok. Pero sila yung nag-ban nun. So most probably, tinatay nilang kuhanin is yung Cho nga dito ni Yahweh. But for RSG, nag-shift naman sila sa mga possible na mabilis mag-clear na minion wave na may sustain. Kasi hindi na kukuha dito, not unless mag-re-risk yung next play EVOS na kumuha ng assassin ulit na pang split push. Kasi squishy na yung Nathan dito ng ni Hesa. Yes. Pati maganda rin yung pagkakaban dito ng RSG. Simulan natin sa Lapu-Lapu. Again, si Renegade, nakita natin yung performance ni Renegade. Sobrang confident at mahilig siyang pumasok sa mga teamfights. At si Lapu-Lapu rin kasi yung isang pwedeng umabot dun sa Farsa kapag umabot siya ng Feathered Airstrike. So, and also, almost the same. Yung Cho ban dito ng RSG, si Yahweh, nakita natin performance niya. Sobrang confident niya. Pwede kagit siya makakuha ng pick-off. And kapag nakakuha ng pick-off hero dito yung NXPE, medyo alanganin kasi mahilig sumulub-sub tong dalawang heroes ng RSG. Pakito and Alice eh. Yeah. And ma-isolate lang nila yung Alice. Yun yung magiging malaking bawas kaagad yun sa power, sa strength ng RSG. Actually, ang taas ng damage output ng RSG, naglagay pa sila ng isang damage output. Yep, Benedetta at Alice. Pero Akai ang pipiliin ng NXPE pang disrupt. Taas na naman ng in-out capability ng NXPE sa game na to. Yes, for NXPE was din, nasabi yung in-out
gaya ng sinabi natin, since this is Hayabusa, pwede na agad siyang umikot doon sa Alice later on. Mm-hmm. Kasi kailangan nila mahinto eh. Yeah. Yung Alice, and given, kahit hindi naman na magkaroon agad ng hurricane dance si Yowie, early part of the game, as long as tumama lang kanyang 1,000-pounder and even the blender, maganda na agad yun for entrance kay H2. Yes. But for RSG, ang ganda naman ang naging pag-adapt nila against the lineup kanina ng Next Play Evo. So why not? Tayo naman yung gumamit or tayo naman yung kumuha dito ng Benedetta, given na ganun yung ibinitaw at possible na yun din ang gawin ng Next Play Evo against them. So kumbaga, meron na silang plan B just in case mag-split push. Ooh, Fovius. Fovius on the side lane against a Benedetta. Favorite mo to, Chantel. Binulat tayo ng RSG. Okay, meron silang Angela pick, but kung ikaw ang Benedetta na marami kang dash, obviously, mm-hmm, pwede kang counterin ng Fovius. Yes, and given, napakakunat ng Fovius, lalo na pagdating sa late game, nakita natin yan even on Air Edward sa isang game. Kung titignan natin lang, mm-hmm, ng Next Play Evos, tapos after nung mismong ultimate, tsaka sila papasok. Yeah, pati ang hirap dito, kailangan makapag-farm ka agad ni Nats pati ni Demon. Kahit eh, yung sinabi mo nga kanina, early game ang magiging sagot dito ng RSG. Kasi kapag umabot tayo ng late game, again, scaling heroes yung meron ng NXPE. Makakalaban nila si Nathan, pati yung Hurricane Dance. Pwedeng... Rion, kung ikaw ay Angela, gusto mo kahit paano meron kang makuha, either objective or hero, well, tignan natin kung kaya nga pang panindigan ng RSG yung game na to, or itutuloy na ba to ng NXP papuntang 2-0. Pero kung mapansin natin, sinabi natin kanina, Paquito na jungler. But it is going to be different for Team RSG. It is going to be Benedetta. For Demon Kite. So makakakita talaga tayo na aggressive, Blaze. Yup. Pati yung mobility gamit-gamit dito once na nag-level 4 na si Demon Kite. Plus, dito si Heat. So NXPE needs to be wary kung saan sila pupuesto. Pati kailangan ng magkaroon ka agad ni Yowie ng kanyang Hurricane Dance. Kasi most of the time, ang magiging main counter or isang magiging magandang pang-counter dito sa Paquito or rather kay Demon Kite is yung Hurricane Dance. Mm-hmm. Pero meron din naman siyang way na makatakas dun sa Hurricane Dance. Ma-I4R na ilang niya yung tamang timing. Pwede niya agad makaalis dun sa mga tight spot lalo pag nakulong siya. So tingin ko yun din yung reason kung bakit nag-pick dito yung Angela. Again, merong easy escape dito si Benedetta, si Demon Kite. Plus, meron pa siyang assistant, so pwedeng pumalag ka agad or bumalag ulit si Demon Kite kapag nahuli siya. Well, mataas ang possibility na tumagal na naman yung game na to, kasi yung game kanina, ayun na yung longest game duration ng buong season natin sa MPL Season 8. And knowing na binanggit mo yung Angela and Alice combo, ay talagang late game nga. This time, papalag ang RSG sa late game. Aabangan nila late game. Yes, kumbaga yung Angela Alice kasi parang walking kumuno yun eh later on. Kasi meron ng initial slow yung Blood Oath. Tapos meron pang slow din yung skill dito nung Angela. And yes, Next Play Evos, kumapansin natin, naging maganda yung kanilang reaction dun sa initial na positioning ng RSG. Kasi nakita nila na ginugulo or pinahihirapan si Heza. Kumbaga hindi binibigyan ng chance na makuha lahat ng gold on that minion wave. Yeah. So for NXP Evos dito, kumbaga sila yung nagsiset ng tempo, yeah, somehow. Well, ang daming interesting sa laban na to, no? Habang nagsiset sila ng turtle, pansin ko lang, dalawang Purify sabay. Heza with the Vengeance. Mm. Oo nga eh. Nakakaiba, ha? Actually, makakuha ng Lord, ng turtle is H2. But Vengeance on the Nathan and plus the killing spree, mukhang sasabay ata si Heza sa laban lagi talaga. Exactly. Tingin ko sasabay talaga dito si Heza, lalo't meron siyang additional damage reduction with the Vengeance. Ooh. Pati pwede din siya mag-retaliate with the Vengeance spell nga. So, again, he's up against a very DPS hero. So, tingin ko mas maganda talaga na meron siyang Vengeance. Well, he will lack mobility, pero tingin ko mas si Heza tansyado niya kung kailan siya gagamit ng passive blink eh. Yung sa ano niya, yung sa ultimate niya. Yung entropy. Entropy blink, yes. So tingin ko mas maganda, mas kumpiyansa rin si Heza since nandyan si Yelly Haze sa real world manipulation, kaya sobrang confident siya na gumamit na lang ng Vengeance instead of the Flicker. Pero for Iacno, yun naman kailangan niya i-take note kasi possible na i-penetrate niya on the Blood Oath pero hindi niya mapansin na naka-Vengeance yung katapat niya. So kumbaga mag-reflect yung initial na magic damage dito ni Iacno. But yeah, for Team RSG, ang kanaganda naman is yung kanilang movement is mostly on the top. And look at that! Heza!
alam niya na kailangan niya makuha pa rin yun considering na tatlong players yun from RSG. Super Hesa with the super position. Last hitting the crab coin. Ang daming binuhos na oras doon ni Demon Kite. Wow. Napaka-interesting ng opening na naman ng NXPE. Getting the first turtle. And also probably winning the lanes right now. Mayroon na kagad item si Hesa dito, PDZ at Chantel. Almost 9k or almost 900 net worth advantage ang meron ng NXPE. So most probably magkakaroon agad ng mga main, mga core items dito si Hesa. Aray! At H2O. Napalaban na lang si Iyakno. Kamuntikan pa, nice dodge. Na-dodge ni Iyakno yung second skill if I'm not mistaken. Crucial dead para kay Hesa pero napalaban na lang si H2O dito. Nako! Napalalim sila but Renny J with the demonic force. Nandito pa rin si Nanats na sumasapak. Baby waves para kay Heat. Love waves. Ang lalim ni Renny J! Mawawala pa yung Angela. The question is, worth it ba yon? Worth it ba yung dive na yon? That's Heat na nawala. For NXPE boss or specifically Renny J, okay lang eh. Yung nangyari na yun considering na napatay niya din is Angela. So given for RSG, crucial din para sa kanila yung Angela hero dito kung kukuha man sila ng Lord. And during that time, nakapwesto din kasi yung next play Evos dun sa may, I mean, turtle. So na-delay. Kumaga walang makakakuha ng turtle because of that. And for Team RSG, ang kailangan lang nilang gawin is pag may mga ganong moments, hindi na kailangan i-force actually. Pwede sila mag-continue on other objectives. Yun nga eh. Mm-hmm. But, tutuloy pa rin nila. Inapangan nila ngayon yung purple na mapupunta ngayon kay H2. Oh no! Dalawang sunod-sunod na kill na yun. NXP ngayon ang nagdi-dikta ng laban. Renny J and Company 3-3. Pero NXPE, libreng turtle, libreng purple. At aatakihin pa nila si Nats. May vacuum na magagawa. Flicker out para kay Nats. Hindi na nala itutuloy. As NXPE, nakakatakot na sila sa ganitong sitwasyon. Yes, but for RSG, nakakatakot din possibly since Iyakno is at 101. So for next play Evos dito, para mas maging nakakatakot sila sa laro natin, kailangan maikuti na dito. Kumapansin natin yung damage din ni Aqua and Iyakno during the team fight. Napakalakas na or napakataas na. So it is a 1k gold lead, more than 1k gold lead for next play Evos. But for Team RSG, kailangan maging maingat sila sa kanilang mga pupuntahan knowing na ready from time to time si Renny J na gumamit ang kanyang demonic force. Kumbaga siya nagiging initiator dito for the team. Mm-hmm. Tapos yung kanya mga kakampi is dumediretso lang din. Ang daming pang zone eh. Mm-hmm. Demonic force, yung mata na nilalabas ng isang Fovius. Ngayon, yung early game na sanang gusto ng RSG ay hindi nila nakuha. Pinag-usapan natin kanina yung Angela na kapag na-shutdown at hindi yun nagiging effective para sa kanilang kuponan. Iwas puso yung NXP lagi. Yes, speaking of Iwas Pusoy, meron din mga Iwas Pusoy moments dito yung RSG kasi kung mapansin natin kanina, nakasira ng Tori sa may top lane, nakasira din ng Tori dito sa may bottom lane. Mm. So for next play Evos, yes, mataas ang kanilang ganking potential, that is because of the initial crowd control and instant kill ni H2. Kaso, kailangan nila i-take note na kailangan nila mag-convert ng mga objectives dito, specifically the turret against Team RSG, or else lahat ng mga pwede ma-farman na mga minions dito ay mastakan nung Alice is kukuha nila ng kukuhanin. At mukhang hindi magiging effective ang switch na ginawa ng RSG dahil yung NXP ay nag-switch na. It is now clear na NXP ang nagko-control ng mapa. Mukhang tinataya na lang ng RSG ang kanilang buhay kay Iyakno sa ngayon na mag-farm lang muna, kumuha lang muna ng stacks habang yung iba ay dumedepensa muna. Tama ba, Chantel at TDZ? Yep, tama talaga yun. Kasi kailangan taga ni Iyak nung magkaroon ng stacks at least 50 sa paparating na teamfight na to. Kasi kailangan nila yung Blood Oath combo. Ikaw, ultimate para kay Iyak, no? Napalaban na lang! Sinong main target dito? That's going to be Yelly Haze. Pulado kagad! Yung mga kalaban nila dito! Dahil si Iyak, no? Napapak na lang! Si Renny J nandito pa rin! Yung vacuum ay hindi na tama, pero dalawa! Ang nagbabay na sa RSG, gawin mo ng tatlo! NXPE! Ladies and gentlemen, eto na! Pag pumuesto na ng ganyan si Yowie, matakot ka na!
Wow! NXP boss, sila talaga nagdi-dictate ng laban natin yan. Considering na yes, nakuha ng RSG yung turtle na yon. Pero look at the zoning potential ng NXP during that clash. Tapos si Rene J din, yung kanyang demonic force is also on point. And we have to take note, Yelly Haze with a support zone out. Kung makita lang dito yung kanyang real world manipulation, automatic nabubuksan yung initial na formation dito ng Team RSG. Road to 21 points. Yan ang gusto ng EVOS. Pipigilan ng RSG. Papasakitin nila ang ulo ng RSG sa kakaisip kung kaya pa ba nilang makalusot sa playoffs ngayon. Yawi, again, kapag ganito na yung sitwasyon, 200 assists, kapag pumipesto na siya ng mga ganyan, ibig sabihin, confident na si Yawi sa mga ganito. Nagti-TikTok na yan sa mga loob ng bush. Sa mga ganyan. Yes, kita naman natin eh. Speaking of confidence, considering na napakalayo ng mga kaka... naipit! What? Napakagandang Hurricane Dance. Ngayon si Nats sa pasabak-sabak na lang. Magandang Feather Airstrike mula kay Ako sa likod. This time, ito yung pagbawi ngayon ng RSG. Demon Kite. Mapapagamit ng I-4 na ibang habol. Meanwhile, si Nats ay pinapalagbag ni Renny J. Make that dakaldag. Renny J na naiwan sumabog. This time, pinarusahan ng Team RSG. Hindi pa rin bibitaw ang RSG sa ngayon, but H2 right now, mapapagamit na lang dito ng uppercut si Nats. H2! Nakakill pa nga! What is this? Nanggigigil na sa iyak to, nag-ahabol. Pero walang mangyayari, Chantel at TDZ. It's still NXPE getting the upper hand, getting the space that they want. Yes, speak of space at kung bakit nakalamang next play EVOS doon dahil si Renny J buhay na rin and even si Yawi during that time. And for Team RSG, yes, yun yung mga kailangan nila i-maximize kapag ka napalalim or napasobra yung set of play dito ni Yawi. But again, next play EVOS dictating the game. Parang wala nangyari kasi diretso na sila ngayon kukuha ng Lord against RSG. At may theory of everything passive ka pa, H2 right now with the ultimate. And just like that, napita si Heat 8-6. NXPE is on a roll! At halos lahat ng kills is napupunta kay H2. 6-1-0 ang kanyang stats. So, 6 dun sa 8 is sa kanya. So, imagine na lang kung ano yung items na meron si H2 ngayon. And then, with the additional attack speed na rin na meron from the Hunter Strike and from the War Axe and also from the Endless Battle, nakakakuha taga siya ng pick-off. Kahit sabihin natin na magdikit-dikit yung RSG after the Quad Shadow plus the Ogi Shadow kill, napatakas ng possibility na makakasecure sila ng kill dahil rin sa armor penetration. So, yun yung ina-abuse ng NXPE na makakuha ng pick-offs every time. Yes, ina-abuse din nila next NXPE yung Dominance Ice at saka Ice Queen Wonder Energy kasi sinasabi natin siya na nagiging isang initiator dito para sa team. So, considering na pumasok siya with the Demonic Force, kapag ka tatlo, talaman nakadikit, automatic, pasok dito next play EVOS. But RSG, meron parang si Ayakno, napakadali lang para sa kanila dumipensa. Kailangan lang nilang i-take note kung sino yung mga dapat nilang targetin. Well, eto na yung crucial na defensa para sa team ng RSG na paggamit ng Winter Tantrum, pero yun na yung mga kaltak na ginagawa ni Renny J. Habang si H2O naman nandun sa batang gilid. Naku po! NXP EVOS! Inuubos ang kupunan ng RSG! 21 points! Is real, ladies and gentlemen! Demon Kite! Napagamit na lang ng final blow pero mukhang ito na ang final countdown! Baka NXP ito! Galit na ang kupunan ng Aiden Clan! Legendary para kay H2O! And NXP will take the victory! 2-0 para series na ito!